pinagkatuwaan ng mga netizens ang starlet na si Juliana Parizgova Segovia o si Tyron James Ortega sa totoong buhay dahil sa screenshot na ibinahagi ng director na si Daryl Yap kung saan mababasa ang kanilang usapan matapos ang pahayag ng Unkabogable superstar na si Vice Ganda sa It Showtime tungkol sa isang troll. Nitong April 26, na ibahagi ni Vice sa segment na Showtime Sexy Babe ang tungkol sa kanyang kakilala na isang troll sa social media. Ayon sa komedyante, hindi naman daw toxic ang kakilala niyang ito, subalit pinili nitong maging basher sa social media dahil ito ang trabaho niya at dahil na rin sa kahirapan. May kilala rin akong ganito, sa totoong buhay hindi naman siya toxic talaga. Pero basher siya sa social media, tapos nalaman ko kasi troll siya. Trabaho niya. Trabaho kasi wow. Wala siyang pera eh. So yun yung effect. Ginawa niya yun, kumapit siya doon kahit mali kasi kailangan niya ng pera dahil naghihirap siya. Naikwento rin ni Vice na sinabihan niya ang mga kaibigan niya na wag na lang patulan ng taong ito. Kaya sabi ko doon sa iba namin kaibigan, wag niyo nang patulan. Diba? Masakit man pero... yun ang epekto sa kanya ng kahirapan. Kailangan niyang gawin yun, di ba? Hindi man katanggap-tanggap, pero wala siya, parang siguro wala na siyang choice. Patalim. Hinala pa ni Vice, nahiya nang lumapit ang kakilala niyang ito sa mga kaibigan nila, kaya kumapit na lamang ito sa pagiging troll. Mabait naman yan eh, pero ngayon magugulat ka talaga yung mga post niya, tapos nalaman namin, troll pala siya. Umabot na siya sa ganun. Samantalang dati, sabi ko, pag walang pera, super pa-Gcash. Nagpa-Gcash sa mga bakla. Te, baka pasyente naman kasi wala talaga. Tapos umabot na siya. Eh ngayon, syempre, siguro sa lahat na pa-Gcash niya na kumapit na sa pagiging troll. Walang pinangalanan ng TV host comedian kung sino ang tinutukoy niya. Subalit makalipas lamang ang ilang oras ay nagpost na si Daryl sa kanyang Facebook page kung saan mababasa ang kanilang conversation ni Juliana. Makikita sa usapan nila na itinatanggi ni Juliana ang pagpapasend ng pera sa GCash. Paliwanag ni Juliana, iniisip ko hanggang ngayon ni isang beses wala sa kanya o sa mga kadikit niya ang hiningan ko ng GCash kahit singkong duling nung wala akong pera at trabaho, nag-online ukay-ukay ako sa FB Live. Nagtinda ako ng pares at mami pero never ako nang hingi sa kanya o sa kanila. Tinanong siya ni Daryl ng, sigurado ka? Nakaagad sinagot ni Juliana ng, siguradong sigurado ako direct, never akong nanghingi sa kanya. Kahit minsan sinasabi sa akin ng mga bakla, lumapit ako sa kanya, never kong ginawa. Unang-una, nahihiya ako dahil alam kong hindi naman kami ganun ka-close, kaya ba't ako hihingi? Sa huli ay sinabi ni Daryl, kung gayon, huwag ka na magpa-apekto. Iniisip niya na kalabang kanya, you are the size of your enemy. Giginhawa rin ang buhay mo at ang nararamdaman mong pagmamaliit ngayon ay ang pinakamalaking paalala sa'yo na hindi ka hihinto hanggang maging matagumpay ka. Lahat ng sinabi niya ay reflection niya. Nandito lang kami ni Ro at Senator. Ang post ni Daryl ay may caption na, minsan dahil takot tayo na baka mawalan tayo ng trono, ipinagkakait natin kahit konting espasyo. Juliana Parizgova, masakit pero masarap sa pakiramdam yan. Dito lang kami. Shinare din ito ni Juliana sa kanyang Facebook page at personal account. Bukod pa rito, nagpost din si Juliana ng video ni Vice kung saan nagsasalita ito tungkol sa panghuhusga tungkol sa ibang tao. Kasi sa'yo ng ibang tao ay hindi mo na problema. Problema na nila yun. Diba? Other people's judgment is no longer my problem. It's theirs, not mine. Pinagtawanan naman ng mga netizens ang ginawang ito ni Juliana at Daryl. Dahil wala naman daw nabanggit na pangalan si Vice, subalit tila naging sobrang defensive daw kaagad ni Juliana. Dahil dito, ay naibalik ng mga netizens kay Juliana ang salitang pa-victim. Pa-victim ang puta. Ito ang terminong ginamit ng team ni na Juliana noong gayahin nila ang isang political video kung saan tampok ang kapamilya actress na si Angelica Panganiban. Mag-ingat sa mga kunwaring tagapagligtas ha at laging nagmamagaling. Ingat sa mga pa-victim. Narito ang ilan sa mga komento ng mga netizens. Tinamaan ka naman yata, te. Wala namang binanggit na pangalan. Aminado yan. Ang best advice dyan, Juliana, is bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magalit. Guilty much, te. Wala namang sinabing pangalan, ba't parang guilty tayo, me? Ayaw sa pa-victim, diba? Ilang beses lang nagsalita si Visceral, wala pang pangalang binanggit, tapos may umiiyak na. Sana yung tapang nyo sa paglabas ng basurang content, siya ring tinapang nyo kapag ni-real talk. Hindi naman nag-name drop pero bakit nagra-run ka na dyan bigla? Tinamaan ka? Aminado yan?
Sobrang evil nitong si Daryl, pasimpleng pinag-away pa yung dalawa. Si Vice na nga ang nagsabi na mabait naman at hindi toxic. Kaya wag patulan at imbis maawa dahil kung sino man yung binanggit niya ay nagawa ito dahil lang naman nakahirapan. Tapos itong si PDF file, sasabihing iniisip kalabang kanya, Diyos ko Juliana, ingatan mo ang circles mo. You have no one to blame but yourself kasi ikaw yung nagdala sa sarili mo sa kalagayan na yan. Ang mismong lason sa buhay mo ay yung mga bagong nakapaligid sa'yo. True to your words, ingat sa mga pa-victim. Taray ni Direk, paano niya naman nasabi or nabasa ang isip ng isa na ang tingin or iniisip niya kay Juliana is kalaban? Napaka-nega talaga, ang dumi ng isip, pinangunahan at siya na talaga yung nagdesisyon para dun sa tao eh. Ganyan kapag masama at madumi talaga mag-isip ang tao, lagi nilang ipapasa sa ibang tao ang ugali nila. Okurr! And ano ba kasi yun? Bakit ka nakakaramdam ng pagmamaliit, Ate Juliana? The last time I check, ikaw tong nang mamaliit sa mga paninira at negative campaigning nyo, diba? Ika nyo nga, wag feeling victim. Baka nakakalimutan mo na, masyadong pa-victim ha? Pa-victim si Akla, feeling spotlight, hindi naman siya sinasabihan ni Meme. La, relevant yung baklang walang ipin tapos yung director na walang artistic approach. Akala yung pagmumura sa movies ay personality. Ang bilis namang umami ni Juliana sa pavline item ni Vice Ganda. Hindi naman siya binanggit pero kung makapag-react, eto namang si Direk Yap, nagpost pa ng private chat nila ni Juliana. Mas lalo tuloy na buko si bakla. Nakakaloka. Dapat, hanggat kayang tumanggi, tumanggi dapat. Hindi yung aamin agad. Guilting-guilty si Vax. Napanood ko sa Showtime yung sinabi ni Vice and wala namang name na binanggit. Tapos bakit nag-ashop tong si bakla? If the shoe fits talaga, no? Pato-bato sa langit, matamaan ang kabang na pangit. So, troll ka nga Juliana Pariscova Segovia? Ay, aminado! Vice Ganda didn't name anyone, so you admit it, na isa kang paid troll? Did Juliana Pariscova just confirm she is a paid troll? I mean, wala namang nabanggit na pangalan si Ate Vice ha, pero bakit triggered sis? First statement pa lang sa replied message mo, halatang halata na you're doing this troll thingy. Huwag mong gawing excuse ang kahirapan to do evil. It is an insult to those may hirap na talaga na kahit gaano pa kahirap ang trabaho pero hindi pa rin pinipili ang kasamaan. And girl, wala namang binanggit si Meme na pangalan. Meme ka? Wala namang sinabi si Meme Vice Ganda na name pero ba't natatamaan ka? So, troll ka nga talaga at gumagawa ka ng misinformation for money? Akala ko ning hindi ka bayad. Ba't tinatamaan ka ata? Laro kami ha? Ama ka na. The audacity of Daryl Yap to talk about pangmamaliit at lahat ng sinabi niya ay reflection niya when he created Lenlen series. Victim card, dinislinisan, banal-banalan, wag kami, pwe! Tama ka na akla, paano aangat tong baklang kabang na to kung ganyan siyang uri ng tao? Yan bang down to earth sa ugaling niyan? Kung paano niya hamakin yung iba, eh maganda ba yun? Natulfo nga yan dahil sa ugali niya eh. Idol niyo na porket supporter ng BBM niyo at bet niyo yung panglalait niya kay Robredo. Patawa talaga kayo, di naman nag-name drive si Vice Ganda pero tinatamaan. Paano kasi totoo yata? Wala namang pinangalanan and very timely lang ang issue. Inaako nyo naman kaagad. Dun ba talaga sa issue tinamaan o dun sa word na troll? Hindi ka pala nangihingi ng Gcash eh. Eh di hindi ikaw yun. Baka nagfeeling ka lang na ikaw yun kasi gawain mo ng manira. Tapos i-deny mo na ibang taong tinutukoy mo. The end. Asyo meron ka bang ang puta? Una, nabanggit ni Meme Vice na kaibigan niya yung troll. Eh ang alam ko, hindi naman kayo magkaibigan. Pangalawa, sabi ni Vice Ganda, mabait daw yung friend na yun. Eh ang itim-itim ng budhi mo te. Pagkatapos nyong manapak ng ibang tao, nagpapaawa effect kayo? Baka nga pati ito scripted kasi wala naman kayong ginawang makatotohanan sa totoo lang. Stone sa langit, ang tamaan, huwag ma-angry. Kapamilya, anong masasabi mo sa isyong ito? Guilty nga ba talaga si Juliana sa sinabi ni Vice? Pa-victim nga ba talaga si Juliana? Pag-usapan na natin yan sa comment section. Huwag mong kalimutang i-like at i-share ang video na ito upang mapanood pa ng mas marami nating mga kapamilya. Mag-subscribe ka na rin sa aming YouTube channel upang hindi ka mahuli sa mga latest kapamilya updates. Salamat!